Hello, Aldab Nation, at sa lahat po ng mga fans ni Alden Richards at Main Mendoza. Welcome to my YouTube channel. May bago na naman po tayong update at medyo pakikiligin ko po kayo sa bagong update ng Aldab Soko na talagang dito lang niyo po sa channel na to mapapakinggan, mga ka-Aldab. Well, punta po tayo kay Tisoy at Mengay. Pansin na pansin nyo naman po na talagang umaayon po ang damit ni Mengay at ni Tisoy sa panahon. Biruin mo, same na naman po na talagang isang magandang, well, sabi po nila ang itim ay masamang pangitain, pero ang itim ngayon po sa atin ay masayang pangitain, mga ka-Aldab. Well, bago po muna tayo mag-splak, kumbaga, ibigay ko sa inyo ang nakakilig na eksena na tungkol kay Tisoy at Mengay, pag-usapan po muna natin ang pagpunta ni Mengay sa DCMM Radio. Kumbaga, mga ka-Aldab, na alam ko naman na napanood niyo po sa Channel 5 sa TV Plus na talagang welcome na welcome si Mengay po. At siyempre, kasama po si Kaalo Aquino. Ang kagandahan nito, mga ka-Aldab, na isa sa ikinatutuwa po talaga natin, lalong-lalo na po yung Aldab Nation, ang pagsalubong po kay Mengay. Makikita nyo, mga ka-Aldab, sa picture na to, halos hindi mo na siya makita. At yung pangalawa po, nasulyapan na po natin. Talagang nagkakagulo po raw. Totoo po, sinabi ni Anthony Taberna na akala po nila sila ang pinagkakaguluhan. Yung pala ay si Main Mendoza. Well, mga ka-Aldab, saludo po tayo. O, sumasaludo po ako sa mga lahat po ng nakasama ni Mengay sa Black Sheep. Lahat po talaga ay isa lang ang pinalalandakan nila sa mga nakasama nila o sa Kapamilya Network na talagang ubod po raw ng bait si Mengay. Hindi po ba, mga ka-Aldab? Well, pansin niyo po nang ini-interview siya. Casual na casual lang po ang damit. Hindi po ba? Hindi siya masyado magarbo. Doon na lang po mapapansin na ng tao eh. Kaya si... Well, dapat hindi ko na sinasabi. Okay na po. Kaya tignan niyo po yung sinabi ni Madam Sylvia Sanchez. Kinain po talaga niya lahat ng sinabi niya tungkol kay Mengay, mga ka-Aldab. Kasi dito lang makikita niyo na eh. Yung kasuotan ni Mengay, yan po ba yung mga sinasabing hindi ko na natin tutuloy, kumbaga, kasi tapos na siya. Ang punto ko lang, mga ka-Aldab, napahiya po sigurado siya sa nakita niya kay Mengay. Simpleng-simple lang po, hindi po ba? Hindi mo mapagsa, hindi mo masasabing bilyonarya. O, hindi po ba? Parang matipid pa nga po yung mga ano niya. Tsaka, napakaganda pa rin po ni Mengay. Ramdam na ramdam po yan dahil nga po kahit puyat siya, anong oras na po natapos yung shooting, naandyan pa rin po siya. Yan po talaga si Mengay, na talagang pagdating sa trabaho, trabaho po talaga. Well, sabi nga po ng mga nakasama niya sa isa pa with feelings, mas mauna pang puro dumarating si Mengay kaysa sa kanila. Nagugulat pa nga po daw sila, nandun na si Mengay. Sila ay magsiseta pa lang ng gagawin. mga ka-Aldab, nakakatuwa po talaga. Well, alam nyo naman po yan dahil nga po pati mga big boss sa Kapamilya Network nagulat na hindi po nila inaasahan na ganun kaaga ang dating ni Mengay. Hindi po ba? Kumbaga, surprise, parang si NCRPO lang po, General Lazar. Laging sinusupresa yung mga pulis na kapag ka nahuli, natutulog. Ganun din po si Mengay, no? Nakakatuwa. Oops, issue. Hindi ko naman po kinukumpara. Kumbaga, nakakatuwa kasi, di po ba, pag may dumating na ganyan, nabibigla ka. Nagkakagulo na. Alam po naman natin talaga yon dahil kahit sa mga kaninong artista nandun, sa post nila sa Instagram, sa Twitter, nagulat po sila at nagkagulo po raw. Dahil nga po daw kay Mengay. Well, ito nga lang, mga ka-Aldab, may ebidensya na tayo, may resibo na talagang pinagkagulo. Hindi mo na nga rito makita sa video na to o sa litrato na kung nasaan si Mengay, dahil nga po mainit na mainit po ang salubong at pagmamahal ng Kapamilya Network kay Mengay na hindi po natin nakita
Well, simula po nang matapos ang kaliserye, hindi na po natin nakita na mas maganda po yung trato na ibinibigay ng GMA Network kay Mengay. O totoo to mga Kaldab, real talk, lalong-lalo na po Sunday Pinasaya. Hindi po natin nakitaan ng ganyan. Hindi, tagong, kumbaga kasi maraming masasapawan eh. Totoo lang mga Kaldab, kung sa Sunday Pinasaya, hindi natin nakita ng ganyan yan. Talagang makikita mo lang yung kilig kapag nasa stage na siya. Pero pagka nasa likod po, eh wala pong ganyan na makikita. Para kasing harang na harang po ang lahat ng mga fans ni Mengay. Totoo yun mga Kaldab, kaya nga po marami nagalit sa kay Mangga at sa mga may mga hidden desire doon kay Tisoy na talagang ikinasama ng buong Kaldab Nation dahil nga po masyado sobra higpit ng ginawa kay Mengay. Di po ba? Well, punta na po tayo dito sa ating pinaka main topic. Alam nyo po ba mga Kaldab? At alam na alam ko naman pong hindi pa. Pero mga dalawa o bukas, ngayon o sa isang araw ay lalabas na po ito. Alam nyo po ba mga Kaldab? Ayon po sa ating Kaldab Soko, kasama po raw ni Mengay si Tisoy doon po sa last shooting ni Mengay. Oh mga Kaldab, babatikusin na naman po tayo nito. Nasaan yung ebidensya mo, Mr. Destiny? Kung totoo yung sinasabi mo, nasaan ang prueba bago kayong maniwala? Well mga Kaldab, nakita po na nandoon sa van ni Mengay si Alden Richards. Take note mga Kaldab, hindi lang po si Alden ang nakita, may kasama mo po yun mga Kaldab. At sino ang kasama ni Tisoy sa loob ng van? Walang iba po kundi si Nanay Dab. Ito mga Kaldab, issue ano ba yun mga babahay na naman tayo dito mga Kaldab ng napakaraming batikos. Siyempre magtatanong yung resibo, ebidensya, Mr. Destiny, ilabas mo. Hindi ko po siya may lalabas, pero may mga nakakita po sa kanya. Hindi lang po yung Kaldab Soko na nasa loob ang nakakita, pati po sa labas. At sino po ang nakakita? Well, kung kamag-anak nyo po ang isa sa mga guard o kaibigan nyo ang gwardya, siya po ang tanungin nyo kung nakita nyo po ba si Tisoy. hindi po magsisinungaling yung guard mga Kaldab kung tatanungin nyo po siya ng derecho, dahil alam na alam po ng mga guard kung sino ang nasa loob ng van. Hindi po pwedeng sabihin na hindi nila kilala si Tisoy, multi award actor. Well mga Kaldab, hanggang dun lang po yung update natin sa sinasabi ng mga mulat na wala po raw si Tisoy. Well doon na, dito lang maling mali na po sila mga Kaldab. Always laging magkasama si Tisoy at si Mengay. Hindi lang po na papakita na nalantaran, pero dumarating po siya. Well, eto nga mga Kaldab ba? Kasi may mga Kaldab Nation na nagtatanong sa akin, bakit daw hindi pa umamin ang dalawa? Bakit hindi pa isigaw sa buong mundo kung sila na? Para hindi raw po nagiging, medyo alam na, medyo hindi daw umaasa yung mga taong gustong malaman ng buong istorya. Well mga Kaldab, ang pinirmahan po kasi ng kontrata ni Tisoy ay hindi pa po natatapos. Bawal po talagang umamin ang dalawa. Yun po yung nasa kontrata. Kapag ka umamin po si Tisoy, magkakaroon po siya ng kaso sa GMA Network. Ganon din po si Mengay. Kaya hindi po nila pwedeng isigaw muna hanggat hindi pa natatapos. Sabi nga po ni Tisoy, marami pa pong
Aldab anniversary ang darating at sinabi naman po ni Mengay hanggang sa finish line ay magkita-kita po kayo. Magkikita-kita po tayo. Doon po kasi nila pwedeng isigaw ang relasyon po nila. Hanggat hindi natatapos ang kontrata ni Tisoy, nakatali po siya. Kasi hindi siya talaga pwedeng magkaroon ng totoong collab team. Tanging ang GMA Artist Center lang po ang pwedeng magbigay ng collab team ni Tisoy. Yun po ang rason at dahilan kung bakit ganito po ang ginagawa ng GMA Network kay Tisoy. Mga kaldab, naliwanagan na po sana kayo. Kaya hanggang dito na lang yung update natin. Kaya kung bago pa kayo sa channel na to, subscribe na kayo para lagi yung update sa Galawang Aldab. Hanggang sa muli, thank you for your watching.